Maghanda ng sumabak ang mga magsisipag-uwian ngayong gabi sa napakabigat na traffic, lalo na yung mga dumadaan sa South Luzon Expressway. Bunsod yan ng bahang pinalala ng ginagawang drainage sa may bahagi ng SLEX Bikutan. Nasa frontline ang balitang yan, live si Gerard de la Peña. Gerard? Julio, Cheryl, kapag ka umulan, bumaha, at kapag ka bumabaha nga, naku, matinding traffic ang dala nito. At yan nga ang sinuong ng maraming motorista dito sa South Luzon Expressway. At ang dahilan ng bahang yan ay yung expansion ng isang shopping mall dito sa Bikutan na nakaka-epekto sa drainage system nitong expressway. At ang ayon nga sa mga otoridad ay Pebrero pa raw nila nakita itong problemang ito. Umaga pa lang, wala nang galawan ng mga sasakyan sa southbound lane ng SLEX. Lalo pa itong tumindi na maglabasan ng mga truck. Ang mga motorista, oras ang binilang sa pagsuong sa traffic. Katulad na lang nila Joshua na inabot na ng mahigit 7 oras para mag-deliver ng medical equipment mula Novaliches papuntang Las Piñas. Ano kasi umalis? Alas 7 po eh. Hanggang ngayon wala pa sa opisina. Tinatawagan na kami sa opisina eh. Hanggang kaninang madaling araw, ilang motorista ang stranded dahil sa baha sa Bikutan. Sa post ni John Aguasito, 5 oras ang naging biyahe sa 10 kilometrong distansya mula Alabang hanggang Bikutan. Maraming sasakyan din daw ang tumiri. Pati si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, di nakaligtas sa hebigat na traffic. Maging ang aming team nga, natagalan sa pagbiyahe kanina papuntang Bikutan Toll Plaza. It took us 4 hours and 40 minutes mula sa Reliance, sa office namin sa Reliance, bago makarating po dito. Dahil grabe po talaga ang traffic sa both bounds po ng SLEX. Kung kayo po ay nagmamaneho ngayon dito sa SLEX, ang tail end po ng traffic na to, I think ay nandyan na po sa Magallanes. Kung northbound kayo, I think nandyan po sa bandang Santa Rosa yung traffic. So ganun po kagrabe. Ganyan din ang naranasan sa Bikutan ng ating kasamahan sa News 5 na si Gary De Leon. Hanggang tuhod po ang baha, kaya marami pong na-stranded na sasakyan dito, northbound and southbound. Sa tagal ng pag-usad ng traffic, gutom ang inabot ng ilan. But stay fair lang, wala eh, no choice eh. Wala, at saka wala naman dito may madadaanan na walang nagtitinda kasi dito, kasi expressway to eh. Baha na nga, nagkaroon pa ng banggaan ng truck at kotse, kaya lalong bumigat ang trapiko. Bigla ako sumingit yung kotse. Wala namang nasaktan, pero wasak ang bumper ng kotse. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, epekto ang baha ng ginagawang drainage improvement. Meron po kasi expansion work yung isang mall na area niya sa Bikutan, at yung pong drainage ay naapektuhan. Sa isa namang pahayag, sinabi ng San Miguel Corporation na siyang namamahala sa operations and maintenance ng Skyway at SLEX. Hindi naman talaga bahain ang Bikutan Interchange. Katunayan, regular nilang iniinspeksyon at inaalis ang mga basurang bumabara sa mga drainage. Nakikipag-ugnayan na rin sila at ang pamunuan ng shopping mall sa Department of Public Works and Highways. Nagpahiram na rin ang mga gamit ng Skyway SOMCO para makatulong sa pagtanggal ng tubig. Umaasa ang Toll Regulatory Board na masosolusyonan ng problema ngayong Linggo, lalo't dumadalas ang pag-ulan. Perwisyo rin ng ulan at baha sa mga commuter. Mabagal ang dating ng mga bus sa EDSA Carousel, kaya humaba ang pila ng mga pasahero. Sa Shaw Boulevard papuntang C5 Road, gutter deep ang baha. Bumaha rin sa Hilpuyat sa Makati. Julio, Cheryl, ang nakita ninyong pagsisikip ng daloy ng trapiko dito sa aking likuran ay masabi nating offshoot o spillover o epekto pa rin ng traffic ngayon sa South Luzon Expressway. Kani-kanina lang ay sumilip tayo doon sa daloy ng trapiko dyan sa SLEX. Nakita natin yung northbound, medyo magaan na dahil halos pawala na rin yung tubig doon sa bahaging iyon ng Bikutan Interchange. Pero yung southbound, bagamat medyo nagsubside na yung tubig, eh mabagal pa rin ang daloy ng mga sasakyan dyan sa bahaging iyan ng SLEX. Kaya naman, ang payo ng Toll Regulatory Board dun sa talagang hindi maiwasang bumiyahe ngayong gabi o lumabas ng kanilang bahay, maghanap ng alternate routes katulad sa dito sa mismong Skyway sa taas at iba pang mga alternate routes papunta sa south. Julio, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julio, babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli
at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.